sa lahat po ng mga kapatid at mga kaibigan na tumatahan sa buong sanlibutan, patuloy ang isang dalisay at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, ito ang isang dakila at banal na panahon upang ang ating mga pag-iisip, upang ang ating buong kalakasan, ang ating kaluluwa, ang ating mga puso, mga kapatid at mga kaibigan, ay maging panatag na sa isang dalisay na pananampalataya na nagbubuhat sa bayang naghahayag ng katotohanan, ang banal na bundok ng Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Gamit po ang batayang aklat, ang King James Version, na kinikilala ng buong mundo upang maging isang dalisay na saliga ng pananampalataya ng lahat ng nagsisihanap sa ating Panginoong Diyos. Sa aklat po ng mga awit, chapter 24, mga kapatid at mga kaibigan, napakadakilang titulo, ang hari ng kaluwalhatian ay pumasok sa banal na bundok. Mga kapatid, alam natin na ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan, at silang nagsisitaan dito sa Panginoon. Lahat yan, mga kapatid at mga kaibigan, ang Diyos ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ating nalalaman yan, mga kapatid, sapagkat itinatag niya sa ibabaw ng mga dagat at itinatayo sa ibabaw ng mga baha. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi makikilos ang pagtatatag ng ating Panginoon Diyos. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang tanong na narito, mga kapatid, sinong aahon sa bundok ng Panginoon? At sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Sino nga ba, mga kapatid at mga kaibigan? Narito rin po ang kasagutan. Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso na hindi nagmataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Bago po natin isipin tayo malinis, sino ba una-una ang lilinis sa atin? Sino ba ang tumatawag? Sino ang humihiram? Mga kapatid at mga kaibigan, upang hindi saganang sa ating sarili sabihin natin na tayo malinis, kaya hindi ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na sa ating sarili maging malinis tayo. Amen po ba? Kundi bagkus ang Diyos ang una-una'y tumatawag, humihirang at pumipili at naggagawad ng bagong puso at bagong kaisipan upang maging malinis tayo at makatahan sa kanyang dakong kabanal-banalan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ano ang pangako ng Panginoon sa may malinis na puso? Siya'y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Napakadakila, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ating nalalaman na ang iginagawad na pagpapala ng Panginoon ay Espiritu. Ito ang dalisay ng pananampalataya, pag-asa, pagkakilala, at pag-ibig na nagbubuhat sa ating Panginoong Diyos. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sino itong hari ng kaluwalhatian? Nalalaman natin na ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang hari ng kaluwalhatian. Mga kapatid at mga kaibigan, handa ka na ba upang makapasok, makapanik sa banal na bayan ng ating Panginoon Diyos sa kanyang banal na bundok ng Sayon? At tunay nga ba na ang banal na bundok ng Sayon, ang dakong banal na kung saan ang hari ng kaluwalhatian ay dumuroon, at maging ikaw at maging ako, mga kapatid at mga kaibigan, ay magkaroon ng isang karampatan na matawag ng mga anak ng Diyos na papanik sa banal na bundok ng Sayon? Gaya ng nasa sulat, gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya halina, magsipahito tayong lahat na tinatawag ng ating Panginoon Diyos at sama-sama tayong magsipahi sa banal na bundok ng Sayon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin, mga kapatid at mga kaibigan. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hopes, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you.
you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Napakadali sa akin ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay. Kaya't patuloy nating papurihan ang isang dakilang hari ng mga hari na naglagay sa atin ng isang dalisay na katwiran. Mga kapatid at mga kaibigan, magsiyawi tayo. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Glory to sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin mga kapatid, sa banal na bayang hirang ng ating dakila Panginoon, pinupuri siya. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na lupan sa sangkalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng iyong butong na anak ay nakahit sa amin ang iyong dakilang larawan na sa pagsampalataya rito, tunay nga na narito ang putong ng karangalan, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan.
Amen. Salamat Panginoon sapagkat ang mabuting balita ay patuloy na nahanda upang sa pamamagitan ng iyong bayan na naghahayag ng katotohanan ay maimulat ang puso't pag-iisip ng sino mang tao na nagsisihanap ng iyong banal na katwiran. Amen. Ang lahat ng mga bagay, Panginoon, sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok ng Zion ay patuloy namin itinitiwala sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi namin. Amen. 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 Isang napakadakilang pagbati po ang aming pinaabot sa lahat ng mga nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ni Zion, ang Iglesia ng Maluwalhati na itinayo ng Panginoon Jesu Cristo sa paniniwala. So, binabati po namin kayo ng kapayapaan na iso ating lahat bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ang Iglesia po ng Banal na Bundok ng Zion ay independent organization na ang nag-organize sa atin ay yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Tayo po ang mga iglesia na iniimbitahan sa panahon ng kawangasan. Tayo yung mga iglesia na nangalat sa iba't ibang bahagi ng lupa ng buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Unawain po natin mabuti yung inyong napapanood sa social media kung bakit tayo iniimbitahan. Bakit nga ba tayo iniimbitahan ng ating Panginoong Jesucristo sa gawain ng ministeryo ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na kanyang inorganize na independent na iglesia na wala siyang itinatangi any organization? Welcome po tayong lahat na ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Amen po ba tayo? Amen. Wala na pong iba pang pangalan sa silong ng mga langit kundi sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. At wala na rin mga pagtatayo pa ng iba pang relihiyon sa panahon ng kawakasan sapagkat sa buhat sa pasimula at kawakasan sa ilalim ng pangalan ng Panginoong Jesucristo na ating kikilalanin at paniniwalaan, tayo itinayo. Maliwanag po ba? Amen. Ano po sinasabi doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11 po ba? Ano po ba nakalagay doon? Pakibasa nga po, pakitingnan nga po natin para marinig ng mga viewers, ng mga participant na mga kasama nating maniniwala at mag-iintayin ang lahat ng katuparan sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Kaya po tayo tinatawag upang mabuhay na tayo ng may pananampalataya at may mga relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. Genesis after Revelation, ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng lahat ng mga bagay na siya yung nag-iimbita sa ating lahat. Ano po nakalagay doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11? Narito po. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Wala na pong makapaglalagay pang iba ng kinasasaligan ng paniniwalang espiritual, kundi ang nalagay na ito ay si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. So, maluwanag po yung foundation ng organizer natin. Na bilang tagapagligtas ng ating mga kaluluwa, wala na makapaglalagay pang ibang pangalan dito sa silong ng mga langit, kundi nandito na yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Maliwanag sa ating lahat na siya yung organizer ng paniniwala natin. Siya foundation ng paniniwala natin. Kaya iniimbitahan niya tayong lahat
upang imulat na yung pag-iisip natin sa paniniwala. At linisin na tayo sa paniniglakad ng paniniwala natin sa buong sanlibutan. Dahil talagang tayong lahat eh, sadyang nalito, dahil talagang buhat pa sa pasimula eh, nadaya na ni Satan na si Eva. At kaya tinawag ni Eva, ay si Eva ang naging ina ng lahat ng lahi ng mga tao sa buong sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Sa pasimula pa lang eh, yung kasalanan eh, naalipin na tayo ng kasalanan sa pasimula pa lang. Naunawaan po ba natin kung ba't iniimbitahan tayo? At ang nag-iimbita sa atin ay yung ating tagapagligtas. Siya ang lilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin. Kaya tayo iniimbitahan, nililinis tayo sa maruming lakad ng paniniwala natin at iaharap na tayo ng walang dungis at kapintasan o kulubot man sa paniniwalang espiritual. Dahil malapit na siyang pumarito. Amen po ba? Amen. Nararamdaman niyo ba yung nangyayari sa buong mundo? Nasa gitna tayo ng kaligaligan. Nasa gitna tayo ng kalituhan. Nasa gitna tayo ng kabagabagan. Nasa gitna tayo ng kahirapan. Nasa gitna tayo ng kaguluhan. Nasa gitna tayo ng kasakiman sa katangyarihan. Kasakiban sa mga bagay na temporaryng nakikita natin ang malapitan. Nauna-unawa po natin, nandito tayo sa gitna ng lahat ng kapahamakan sa ilalim ng silong ng mga langit. Unawain po natin mabuti. Amen po ba? Amen. Sa sarili po ba natin iaharap na walang dumis at kapintasan? O doon sa nag-iimbita sa atin, siya ang mag-aharap sa atin? O doon sa tumawag sa atin at pumili at naghalal sa atin na isang maluwalhating kaharian na walang dumis at kapintasan o kulubot man sa paniniwalang espiritual tayo iaharap lahat. Naunawa po natin na tayong lahat eh, nasa kalituhan na, nasa katatakutan na, dahil nasa gitna na tayo ng pandemya ng COVID-19. Maliwanag po ba? Hindi ba marahil lahat naman tayo ay nananalangin? Hindi ba't lahat naman tayo ay tumatawag sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas? Tama po ba? Amen. Ngayon, iniimbitahan tayo ng organizer natin, lilinisin tayo sa maruming lakad ng paniniwala natin dahil tayo ay napandemya ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Naunawaan po natin, hindi na bago yung pandemya na lumilipol pagdating sa laman. Sa paniniwala, sa pasimula pa lang na pandemya tayo ni Satanas. Maliwanag po ba? Amen. Kaya tayo tinatawag eh. Kaya tayo iniimbitahan. Amen po ba? Amen. Buksan po natin sa Hebrews chapter 11, yung lahat ng iniimbitahan. Na ito na yung napakadakilang imbitasyon dahil tayo kakain na ng pagkain espiritual sa paniniwala. Maliwanag po ba? At ang naghanda ng pagkain espiritual natin eh, ginawa ng ating tagapagligtas yung pagkain pinagsasalusaluhan natin lahat ngayon. Yung pagkain na inihanda sa atin, kasakasalo natin siya dahil siya yung naghahain ng kapalaran ng paniniwalaan natin. Maliwanag po ba? Nangyari yung pinaniniwalaan nating hula. Nag-sacrifice siya on the cross hanggang kamatayan. Inilibing siya sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Maliwanag po ba? Amen. Naunawaan po natin yung katwiran ng ating hukom ng mga hukom, yung ating hari ng mga hari. Sa kompetisyong espiritual, ang nagbigay sa atin ng authority, yung ating tagapagligtas na nag-iimbita sa ating lahat, maliwanag po ba? Amen. Siya ang organizer natin sa paniniwala. Kaya iniimbitahan tayo, iaharap tayo ng malinis at walang dungis sa paniniwala. Amen po ba?
Siya ang namamahala sa buong sanlibutan sa paniniwalang espiritual. Pagdating sa gobyerno, hindi tayo kaya iligtas ng gobyerno saan man tayo nakatirap bansa. Sa paniniwala lang tayo papasok sa kaligtasan. Amen po ba? Amen. At ito na rin yung huling araw, huling panahon, na ipinagtangi tayo ng isang araw upang tayo'y malayang makapasok sa dakong kapahingahan ng Panginoong Jesucristo. Tayo yung bayan niya na ipinaggayak niya ng natatanging araw. Mamamahinga na tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Mangingili na tayo ng araw ng Sabat. Tayo na yung mga imbitado sa huling hapunan. Tayo na yung mga imbitado sa kasalang magaganap sa muli niyang pagparito. Naunawaan po natin. May katiyakan tayong lahat, kaya tayo tinawag upang maglingkod at magintay doon sa tumawag sa atin dahil siya malapit ng pumarito. Madatnan tayo na mga tagapangasiwa na iniingatan natin yung tipa na ginawa niya na pinaniniwalaan natin. Tayo ang pinagpapasan ng kanyang tipang. Kaya nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Maliwanag po ba? Isipin natin kung paano tayo binigyan ng relasyon. Ginawa niya yung relasyon na ibinigay sa atin na walang bayan. Kaya pinapahayag ito sa social media na ang layunin ng Panginoong Diyos sa buong mundo, ang Diyos ay pag-ibig. Pinagkakalooban tayo ng kayamanang mababaho natin patungo sa langit. Maliwanag po ba? Kaya tayo iniimbitahan. Amen. Upang tayo ilinisin at iharap na walang dungis at kapintasan bawat isa at binibigyan tayo ng kaalaman at unawa ng kapanatagan, binibigyan tayo ng pag-asa at pagkaunawa na tayo nag-iintay na sa muli niyang pagparito. May inaasahan tayo kung paparito siya. Ikaw at ako, tinawag tayong lahat. Inihalal tayong matibay at matatag na kaharian. Ikaw at ako, pinili tayong lahat sa maduming sanlibutan na punong-puno ng kalituhan, punong-puno ng katatakutan ang buong sanlibutan. Dahil ang mga tao ngayon ay nagkakalipol sa pandemyang umiiral sa COVID-19. Amen po ba? Amen. At umikot ang salot sa buong mundo. Nationwide, worldwide. Ngayon, mag-isip tayo. Mag-isip po tayo. Dahil talagang ito na yung katatakutan eh, no? Nangyayari po ito. Minsan, kaharap natin yung mga kaibigan natin, yung mga mahal natin sa buhay. Mababalitaan na lang natin. Wala na sa paningin natin. Patay na pala. Tama po ba yung reality nangyayari ngayon? Amen. So, saan natin hahanapin yung pag-asa upang makatiyak tayo na maging ma-accepted tayo sa mga salot na dumarating sa buong sanlibutan? Sa isip ba natin, aasa ba tayo sa mga supply ng gobyerno na isinasaksak sa atin para panangga natin sa salot na pandemya ng COVID-19? Yan ba'y aasahan natin yung pinag-aralan ng mga taong katulad natin? Ano po ba'y malalim na ipinangunawa sa atin? Ang Panginoon Jesucristo po ay nagparating na ng kasamaan sa buong sanlibutan. Bakit po siya nagparating na ng kasamaan sa buong sanlibutan? Naninibubuho na siya sa mga tao sa buong sanlibutan. Maraming salot pa ang darating sa buong sanlibutan. Naniniwala kayo ron? Huwag kayong matakot, huwag kayong magpanik. Ito po yung hula ng mga banal na propeta na lalapitan natin. Maliwanag po ba? Huwag kayong magpapanik kung ano man yung dumadating na
kasamaan dito sa sanlibutan, meron po tayong lalapitan, kaya tayo iniimbitahan eh. Iminumulat na tayo sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Inaalis na yung pangamba, yung takot sa puso natin, inaalis na yung kalituhan, inaalis na yung bagabag sa puso't isip natin, inaalis na yung takot sa puso't isip natin, kaya iniimbitahan tayong lahat eh. Kaya po, itong pangangaral ng mabuting balita na kaligtasan sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga tao, ano po, kaya unlimited ang pag-ibig ng Panginoon Diyos na mapalad yung makakaunawa sa bugtong na anak na isinubo sa sanlibutan, ang dakilang manggagamot, ang dakilang tagapagligtas, ang dakilang nagpapatawad ng kasalanan nating lahat. Hindi po tayo sa physical pinatatawad na kasalanan, ha? Nawain natin mabuti, mga kapatid at kaibigan. Naalipin tayo ng masamang paniniwala ng buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naglingkod tayo sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan sa buong sanlibutan, sa ilalim ng silong ng mga langit. Masakit po ba? Masarap nga tayo ngayon, masarap nga yun, nasasaktan tayo eh. Dahil alam natin na may sugat yung puso natin sa paniniwala pala eh. Amen po ba? Amen. Alam niyo yung didinig sa tinig ng hula ng mga banal na propeta? Yung didinig at maniniwala sa hula ng mga banal na propeta. Ngayon pa lang tayo pinalalaya sa pagkakaalipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Ngayon pa lang tayo dinilinis sa maruming lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Ngayon pa lang tayo pinagpapaunawaan ng matibay at matatag na relasyon na ginawa ng ating tagapagligtas yung hula ng mga banal na propeta, na siya yung nag-sacrifice ng lahat ng matinding hirap hanggang kamatayan. Nilait, nilibak, ininsulto, pinagtawanan, kinutya, hinamak. Naunawaan po natin yung nangyari doon sa tagapagligtas natin nung nagdusa siya sa pagpasa ng krus. Nilibak, pinagtawanan, dinuran sa muka, minura, nilalatigo sa bawat lakad at pagpasa ng krus. Para sa lahat ng mga tao yun, sa ilalim ng silong ng mga langit. Naghirap at nagdusa siya hanggang kamatayan. Inilibing. Tatlong araw at tatlong gabi sa ilalim ng lupa. Nahayag ang Espiritu sa laman sa ikatlong araw ng buhayin siyang maguli. Amen po ba? Amen. Nadidinig po natin itong pinapahayag sa social media na walang bayan. So sa lahat ng maglalagak ng paniniwala at pagkilala, ang regalong tatanggapin natin na binigay sa ating lahat ng ating tagapagligtas na naghirap siya on the cross hanggang kamatayan, in the third day, binuhay na siyang maguli. Ang regalo at gantimpalang daladala niya sa pagparito niya sa mga mag-iingat ng kanyang tipan sa makakaunawa at maniniwala na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli sa mga may relasyon, ang gantimpalang baong-baon niya sa ating bawat isa, hindi kayang tumbasa ng ginto, ng diamante, ng pilak, ng mga bagay na nakikita natin ang malapitan. Hindi matutumbasa ng mga temporary mga bagay yung daladala niyang gantimpala sa muli niyang pagparito doon sa mga mag-iingat ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Alam niyo kung ano yung gantimpalang ibinibigay niya sa mga nag-iingat at sumusunod at naniniwala sa hula ng mga banal na propeta na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng ating tagapagligtas na nag-iimbita sa ating lahat eh, hindi tayo mapapahiya sa muli niyang pagparito.
kung ano yung larawan niya sa muli niyang pagparito, na makikita siya ng lahat ng mga mata ng tao sa buong mundo sa silog ng mga langit, kung mahayag siya sa alapaap na espiritu, mahayag din tayong katulad niya. Kaya sinasabi niya sa atin bawat isa, hindi tayo mapapahiya. Maliwanag po ba yung sinabi sa atin ng ating tagapagligtas na nag-iimbita na sa atin sa panahon ng kawakasan? Na nasa gitna tayo ng kahirapan, nasa gitna tayo ng kaligaligan, nasa gitna tayo ng katatakutan, nasa gitna tayo ng kalumbayan, nasa gitna tayo ng hilahil, na maraming pagsubok, na kahirapan, naranasan tayo ngayon. Nasa gitna tayo ng kabagabaga ng buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Ang pagharap sa Panginoong Jesucristo hindi po madali. Hindi madali yung pagpapakita ng tao lang na tayo ay naniniwalang may Diyos. Ano po? Amen po ba? Amen. Kamuhian at kapuotan natin yung kinamulatan natin sa mundong ito na walang kabuluhang paniniwala sa sanlibutan. Pagsisihan natin yan. At nang madama natin yung presensya ng Banal na Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus, na meron tayong pinagsisisihan ng mga tinawag at pinili sa sanlibutan na inihalal at itinayo na matibay at matatag na kaharian na ipinaghanda na tayo ng tahanan sa langit. Mga saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli in the third day. Amen. Maliwanag po ba? Alam niyo, kasalanan nating nagawa eh. Naalipin tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Yan yung kasalanan pagsisisihan natin ngayon. At ngayon, minumulat na tayo na saksi tayo sa ginawa ng ating tagapagligtas at manunubos. Kaya nga siya yung organizer ng paniniwala natin eh. Siya yung foundation ng paniniwala natin. Siya yung author ng paniniwala natin. Kaya tayo iniimbitahan sa buong mundo eh. Lahat ng mga tao, iniimbitahan na po. Papanganib ang panahon ng kawakasan. At bigla na lang may dumarating na mga unexpected na mga kalamidad, na napakalakas na kalamidad. Na kung dumadating naman yan, naalala natin ang Panginoong Jesucristo, tumatawag tayo. So pagka tumawag tayo, bulay-bulay natin sa puso at isip natin na meron tayong pinagsisisihang kasalanan na tinatalikuran at kinapuputan natin yung kasalanan na naalipin tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Kaya tayo binibigyan ng relasyon na magpatotoo tayo, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli dahil ginawa niya yan on the cross. Maliwanag po ba? Amen. Hindi yan yung iniukit sa puso natin at isinulat sa isip natin. Nakatwiran ng pagkabuhay niya maguli, na yan yung lumalabas sa labi natin na paniniwala natin. Diyan niya tayo pinatawad sa kasalanan natin na walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sa limutan. Orginasadong kaharian tayo na itinayo niya sa paniniwala, na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, na ipinaghanda na tayo ng tahanan sa langit bawat isa. Kaya sinabi niya na may baong-baong tayong paniniwala, na sinabi niya sa atin ngayon na napakinggan natin sa social media, na sa pagparito niya, na kung siya ay mahayag sa alapaap, mahayag din tayong katulad at kalarawan niya. Amen po ba? Amen. Nararamdaman ba natin doon sa mga iniimbitahan, sa mga naghihintay at nagbabantay, sa mga nabubuhay ng may paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli? Tayo ang isinali sa kompetisyon ng paniniwala sa buong sanlibutan, na ang hangganan ng ating patutunguhan eh, kung saan siya naroon eh, doon tayong lahat. Sinabi niya yan sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Dinaunawangan natin na yung bawat nakikisa sa paniniwala, na tayo ang independent na inorganize sa paniniwala, na galing tayo sa napakaraming pagkakaligaw ng paniniwala, pero napakadakila kung independent tayo na inorganize tayo ng ating tagapagligtas, na tinubos tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan. Hindi po ba nakagagalak maghintay at magbantay? Nakagagalak na tagapangasiwa tayo ng kanyang banal na kasulatan? Nakagagalak na
pasampasan natin ang kabanantipan, pasampasan natin ang Art of Covenant, ipinamumuhay natin na kasa ngayon ay humaharap tayo sa kompetisyon ng paniniwalang espiritual sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ito na yung digmaan ng paniniwala ay kompetisyon. Naramdaman niya yung authority ibinigay sa atin, paniniwala, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Silyado yung bawat isinari doon sa kompetisyon ng paniniwala sa buong sanlibutan. Na yung nakasali sa kompetisyon ng paniniwala sa sanlibutan eh, nakasuot ng kumpletong baluti ng paniniwala. Nabubuhay tayo. Pasampasan natin ang mabuting balita ng kaligtasan na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. May pag-asa tayo sa muli niyang pagparito na tayo ang mga good steward na iniingatan natin yung pangako. Meron tayong hula ng mga banal na propeta na pinaniniwalaan. May napakadakilang utos tayong pinaniniwalaan. May hula ng mga banal na propeta at testimony at patotoo ng mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Yan yung balance na paniniwala. May hula ng mga banal na propeta at may patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Tutularan po natin yung paniniwala ng mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Meron tayong history na pinaghuhugutan ng batayan ng ating pananampalataya. May history tayo ng hula ng mga banal na propeta na nangyari yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinatunayan at pinagtibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa mga inheritance na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Maliwanag po ba? Amen. Ito pong pasampasan natin na Art of Covenant, ang banal na kasulatan na pinamumuhay natin. Ito rin ang timbangan ng ating pananampalataya. Ito rin ang measure ng ating pananampalataya. Ito rin ang timber ng ating pananampalataya. Ito din ang ruler ng ating pananampalataya. May hula ng mga banal na propeta at merong patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Maliwanag po ba? Amen. Kaya balansyado yung paniniwala natin dahil merong hula ng mga banal na propeta tayong sinusubaybayan na mabuti ang inyong ginagawa kung mayroong kayong hula na sinusubaybayan. Amen po ba? Amen. Kailan may hindi nagsalita ang mga tao, ng udyungan ng Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. May hula ng mga banal na propeta ang inyong abang lingkod na nagpapahayag ng hula ng mga banal na propeta at naudyungan ng Espiritu Santo sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinagsasalusaluhan natin ngayon sa paniniwalang espiritual. May inaalala tayong nangyari on the cross na sacrifice ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Mga saksi tayong tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Karapat-dapat sa huling hapunan. Karapat-dapat na kumain ang huling hapunan sa paniniwala ang binibigay niya sa ating huling pagkain. Nakasakasalo natin yung naghain ng pagkain, pinaniniwalaan natin. Are you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion? Naunawaan na po ba natin yung maluwalhating iglesia na itinayo at inorganize ng ating tagapagligtas na si Jesucristo? Naunawaan na po ba natin yung ginawa ng ating manunubos na paniniwalaan natin na ang sino mang naniniwala sa ating tagapagligtas eh, tayo yung itinayo niyang maluwalhating iglesia na inihanda niya na dalisay na maluwalhating iglesia na walang dumis at kapintasan o hulugutan sa paniniwalang espiritual tayo iaharap na malinis na tayong lahat.
Nilinis yung maruming budhi ng paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Kaya tayo iniimbitahang lahat, mga kapatid at mga kaibigan, lilinisin lang tayo sa maruming paniniwala dahil nanasain niya ng tahanan yung puso at isip natin. Amen po ba? Amen. Iuukit na sa puso at isip natin yung katwiran ng patotoo na paniniwalaan natin na ipinapahayag sa social media na ang layunin niya ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Kristo Jesus nang may katapangan na ang layunin ipahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan upang ito'y marinig ng sinumang katulad kong taong kagaya nyo. Upang magkaroon na tayo ng katiyakan sa pag-iintay, na ilalagap na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Naunawa po natin. Amen. Ang pananampalataya po na may gawa, nagbubunga. Amen po ba? Amen. Ito yung gagawin natin na paniniwalaan natin na ginawa ng ating tagapagligtas na napakadalisay at napakadakila. Naunawaan natin yung paniniwalang may gawa, may bunga. Isa-isahin natin yung bunga. Ang Diyos ay pag-ibig, ang bunga ay paniniwala, kaalaman, unawa, kagalakan, pagtitiis, pakikibaka, pakikipaglaman sa walang kabuluhang aral ng sanglibutan. Copy yung bunga, yung bunga ng Holy Spirit. Magtitiis po tayo dahil hindi malirip ang kagalakang regalo sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Maunawaan natin yung naging bunga. Maunawaan natin. Ang Diyos ay pag-ibig, pag-asa. May pag-asa tayo na sa pagparito niya, tinawag niya tayo, inihalal niya tayong matibay at matatag na kaharian, na tinawag niya yung kanyang kaharian na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, na ang kaharian niya rito ay yung ginawa niyang patibayan na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Siya po ang namamahala sa buong sanlibutan pagdating sa paniniwala at siya rin ang nagpapatunay at nagpapatotoo na tayong mga iniimbitahan na maglalagak ng paniniwala bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli ang binibigyan niya ng katiyakan at pagkaunawa sa pag-iintay at pagpapantay natin na dadnan niya tayong mga faithful and wise servant, mga tagapangasiwa ng mabuting balita na ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? Amen. Sumasang-ayon po ba kayo doon sa hula ng mga banal na propeta na nadidinig natin sa social media? Amen. Nadidinig niyo po ba ako sa social media? May tao pa po bang nakakarinig sa akin? Alam niyo, mga kapatid at kaibigan, pakaunawain natin mabuti. Amen po ba? Dahil sa pagparito ng ating tagapagligtas, galit at puot ang kanyang pagparito. Kaya sabi ko, unawain natin mabuti, napapakinggan nyo sa social media. At kung maunawaan natin, ilagak natin yung paniniwala natin bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli dahil ang tagapagligtas natin ang katuparan ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. Kung paano binahagi sa akin na walang bayad ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo na ipinapahayag ko sa buong sanlibutan, ipinapahayag ko rin po ito na walang bayad na ang pakikinabangan natin dito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng buong sambahayan natin. Amen po ba? Amen. Klaro po ba na sa pakikiisa natin sa paniniwala, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na meron tayong pinaniwala ang hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ang mga
banal na apostol, yung nadidinig nyo sa social media. May hula ng mga banal na propeta at mayroong testimony ng mga banal na apostol yung naririnig nyo pinapahayag sa social media. Na unawain natin mabuti. Magkakarelasyon lamang tayo kung paniniwalaan natin na yung ating tagapagligtas nag-sacrifice on the cross. Nag-sacrifice siya ng lahat ng hirap para sa lahat ng mga tao sa ilalim ng silong ng mga langit at ayaw niya mapahamak ang sino man sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya po sa lahat ng nakakapanood, unawain natin at dinggin natin mabuti yung ipinapahayag sa social media dahil hindi na po bago at pangkaraniwan yung nangyayari dito sa silong ng mga langit dahil ang Panginoong Hesukristo ay magpaparating ng kasamaan sa sanlibutan. Kaya po, yun lamang magiging yun lamang pong tinatawag at iniimbitahan ang binibigyan ng pagkakataon na mabuksan ang unawa natin sa paniniwalang espiritual at lahat ng maniniwala ng tapat sa pagkabuhay na maguli iingatan niya sa lahat ng mga panganib na darating sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. So, hindi na bago yung dumating na salot eh. Tumatawag tayo sa Panginoong Jesucristo eh. So, bago tayo tumawag, paniwalaan natin yung nadidinig niyo ipinapangaral sa social media na walang bayan. Tinanggap ko ito na walang bayan, ipinapahayag ko po ito ng walang bayan din. At yung tinanggap ko, eh sinasabi ko sa inyo na may hula ng mga banal na propeta yung tinanggap kong karunungan buhat sa langit. At ito'y ginawa ng ating tagapagligtas, yung karunungan tinanggap ko na ipinapahayag ko rin sa buong mundo yung karunungan tinanggap ko na pinaniwalaan ko yung hula ng mga banal na propeta na ang ating tagapagligtas ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Kaya sabi ko, Genesis after Revelation, ang Panginoong Jesucristo ang laman ng buong kasulatan, ng banal na kasulatan. Nakakapit natin, maraming kasaysayan, Genesis after Revelation, pero yung kabuuan nung nilalaman ng banal na kasulatan, nasa ilalim ng silong ng langit, kanino mang pangalan eh, wala tayong masusumpungan, kundi sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, masusumpungan natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Maliwanag po sa atin, nakakapit natin, nag-gets natin. Wala nang ibang pangalan pa at wala na rin makapagtatayo pa ng ibang patibayan o ibang spiritual na alituntunin. Kundi ang Panginoong Jesucristo ang gumawa ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta ng alituntunin, paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Kaya siya lang ang isinugo sa sanlibutan at siya ang nagtayo ng maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan o kulubot man, itinayo tayong lahat sa paniniwalang espiritual. Kaya individual tayo, saan man tayo naroon, ang may pandinig ay makinig sa ipinapahayag ng Espiritu Santo sa social media na walang bayan. Maririnig nyo to at papasok at dadalaw sa mga bahay-bahay natin sa buong sanlibutan. Madidinig ang kanyang tinig sa silong ng mga langit sa buong sanlibutan. Nakuha niyo po yung kanyang kapangyarihan, yung lawak ng pag-ibig niya sa buong mundo. Ultimong yung kalalim-lalima nung namumuhay sa tubig, madidinig itong tinig niya. Mismong sa kalalim-lalima ng lupang tinatapakan natin, madidinig na may mga buhay doon sa kalalim-lalima nung lupa yung tinig niya na nahayag na sa social media sa buong mundo. Ipinapangaral nung kanyang tagapangasiwa na walang bayad yung tinanggap ko na ipinapahayag ko sa social media. Amen po ba? Amen. At makikilala niyo yung tunay na sa Diyos na nangangaral. Dahil yung tunay na sa Diyos na nangangaral, may hula ng mga banal na propeta na ipinapangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung meron kayong nadidinig at napapanood na nangangaral na walang hula, huwag niyong paniwalaan. Amen po ba? Amen. Bakit po? Nasabi kong gano'n.
Kasi ang kaligtasan may hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan. Sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan eh, mayroong patotoo na pinaniniwalaan. Kapag ka walang patotoo, uhulang itinapangaral, ginagawang sinungaling ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Natawaan natin yung nangangaral na sa Diyos. Bakit po? Di hula ng mga banal na propeta akong itinapangaral sa social media. Yan po yung tinanggap ko na ginawa ng Panginoon Diyos nang buhayin niya mag-uli sa ikatlong araw yung ating iisang Diyos na tunay na paniniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba? Amen. At alam nung tagapangasiwa kung ano pangalan ng kaharian na inihalal at ipinaghanda na ng tahanan sa langit. Recorded na lahat yung mga magkikiisa, magiging participant ng Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesucristo, na saksi na tayo sa pagkabuhay niya mag-uli. Recorded na tayo sa langit lahat. Binigyan na tayo ng buhay na pag-asa sa pag-iintay sa muli niyang pagparito na kung mahayag siya sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba kayo? Amen. Di po ba't nakagaganak magbantay at mag-intay at maglingkod at magtiis na meron tayong iniintay sa pagparito ng ating tagapagligtas na may katiyakan tayo at kasiguraduhan na sinabi niya na kung mahayag na siya sa alapaap, mahayag na rin tayong katulad niya. Kaya yung may kabulukang nakikita niyo sa akin at sa inyong mga sarili, papalitan po ng walang kabulukan yan. Magiging katulad niya tayo, magiging espiritu rin tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Nakatawa na natin hula ni Propeta Isaias na tayo yung nilalang niyang kawangis niya. Napakilala natin sa isang Diyos na tunay natin na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Amen po ba? Amen. Kasi yung laman, hindi naman makakarating na sa langit ito eh. Eh alambok lang yung laman eh. O di magiging kawangis tayo ng tagapagligtas natin. Sinabi na yan eh. Hindi pagparito niya. Di tayo isasama niya doon sa langit na tayo ang ipinaghanda ng tahanan sa langit bawat isa. Maliwanag po ba? Amen. Naunawaan natin yung katiyakan ng pakikisa natin sa paniniwala bilang participant ng Panginoong Jesucristo. Kaya tayo naging participant ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Babasahin ko sa inyo yung aklat ng Hebreo sa lahat ng mga iniimbitahan. Dahil tayo eh, talagang agal na tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sa libutan. Kaya tayo eh, nilinis na sa paniniwala upang ihanda na tayo na walang dungis at kapintasan o kulubot man sa paniniwala. At inihanda na nga tayo dahil tayo eh, binibigyan niya na ng pag-asa sa pag-iintay at pagbabantay na datdan tayo na mga tapat tayong katiwala sa paniniwala. Amen. At kapuutan na natin yung walang kamuluhang paniniwala ng sandibutan. Pagsisihan na natin niya. Makibaka na tayo. At yung damit ng kabanalan, itong napapakinggan niya na katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas, ang damit na ginawa niya na ipinasusuot niya sa atin ngayon. Ipangumuhay natin yung katwiran ng patotoo na ginawa niya halimbawa upang makatiyak na tayo sa tagparito niya na tagapagmana tayo nung pinangako niya sa atin na tayo yung mga itinak ng tagapagmana na ginigising niya na at inihanda sa buhay na walang hanggan. Ginigising na yung unawa natin. Naunawaan po natin. Amen. Ang Panginoong Jesucristo lang po ang gumigising ng unawang espiritual nating lahat. Hindi sa sarili natin tayo makakaunawa. Amen po ba? Amen. Dahil ang lahat ng karunungan ng sanlibutan ay palilipasin sa muli niyang pagparito. Ang kabutihan ng mabubuti ay lilipas din po yan. Ang karunungan ng sanlibutan ay lilipas din po yan. Isipin natin mabuti. Ang Diyos lang ang mabuti. Amen po ba? Amen. Ngayon, mabuti tayo. Paniwalaan natin yung pinapahayag sa social media. Nasaksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay ng mag-uli upang tayo maging matulid sa paningin niya. At kung tayo dumadalangin, nadidinig tayo sa madilim na sanlibutan at maabot yung ating mga panalangin sa langit. Amen po ba?
Dahil ginawa niya tayong gaya ng mga bituin sa langit na naglilingning dito sa madilim na sanlibutan na nabat-bat na ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ang buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. At sinabi niya na sa aklat ng mga awit ang tolda ng bundok ng banal na bundok ng Sayon, o bahagi tayo ng tolda ng banal na bundok ng Sayon, walang lalapit na salot sa ating lahat. Kundi magbibilin siya sa kanyang mga angel sa langit na tayo iingatan sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Di ba't napakasarap alalahanin o bulitain ng mga pangako ng Panginoong Jesucristo sa mga nag-iintay na katulad ko na kung paano kong itinayo sa harapan niyang tagapangasiwa ay kung ano'y ibinigay sa akin at ipinagkalubi, ipinagkakaloob ka rin sa buong mundo sa lahat ng mga katulad ko na nakakarinig ngayon at nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. At idinideklara ko sa silong ng mga langit ang maluwalhating Iglesia, ang Banal na Bundok ng Sayon. Tayo yung mga kalalakihan at kababaihan na pinisa ng kanyang karunungan at ng kanyang bibig at ng kanyang katwiran. Dinideklara ko sa lahat ng mga maraming bansa, nationwide, worldwide, na Iglesia po ng Banal na Bundok ng Sayon, ang pinaganda ng tahanan sa langit, na dito tayo iniimbitahan at dito mangyayari na ang sinuwang tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na mag-uli, dito lang tayo magkakaroon ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen, amen po ba? Amen. Pakibasa natin yung aklat ni Propeta Mikas, chapter 4, verse 1, ano po, up to 7. Pakisubaybayan nyo kami, pakibasa nyo po. Para madagdagan tayo ng paniniwala, ng kaalaman, ng karunungan, ng pag-asa, ng pag-ibig, ng kagalakan, ng pagtitiis, pagpipigil sa sarili, mabuting kalooban sa kapatid, nabubuhay ng may kabanalan at kabanalan, nabubuhay na puspos ng pag-ibig, na pinapahayag natin yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo, na ibig din natin yung kapwa natin nung tayo'y tawagin at pagpaunawaan ng paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na mag-ulit. Amen po ba tayo ron? Amen. Yan yung pangunang utos. Ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong pag-iisip, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong gawa. Paniniwalaan natin yung buktong na anak na isinugo sa sanlibutan, na ibig natin ang Panginoon Diyos, Ama ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Naipahayag natin yung pag-ibig sa kapwa natin. Naibahagi natin yung mabuting balita na paniniwalaan ng kapwa natin upang magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Dahil tayong iniimbitahan ang binibigyan ng kaalaman at unawa at kapanatagan sa paghihintay at pagbabantay dahil sa pagparito niya talagang manginginig pa at kikilabutan ang buong sangkatauhan sa silong ng mga langit sapagkat ito'y nakasisindak at tunay ngang nakanginginig at nakatatakot yung muli niyang pagparito. Kaya sa lahat ng nakakarinig ng tinig ng Panginoong Jesucristo na ipinapahayag sa social media na walang bayan, magkakaroon pa nga tayo ng katiyakan at pag-asa sa buhay na walang hanggan, na meron tayong talagang matibay at matatag na relasyon bawat isa. Iginawa tayo ng katwiran ng patotoo upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon sa Panginoong Jesucristo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Napaka-consecrated, napakasanglado ng kanyang pag-ibig sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Merong pag-asa yung mga nakakarinig eh. Pag-asa doon sa mga iniimbitahan at maglalagap ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli, may buhay na pag-asa sa pag-iintay na dadatnan tayo, darating siya, may darating siya na mga tapat na katiwala na tagapangasiwa ng kanyang tipan na nabubuhay tayo na pasampasa natin ang Ark of Covenant. Amen po ba? Amen. Ito po ang Ark of Covenant, yung tipan ng kordero. Amen po ba? Amen.
Nararamdaman ba natin na bukas na yung tipan ng kordero sa buong mundo? Ipinapahayag na yung kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao sa buong mundo na walang bayan. Kaya nga yung itinayo niya, nilinis niya muna yung maruming paniniwala upang dumalo yung kapangyarihan ng kanyang kagandahang loob at kabutihang loob sa lahat ng mga tao sa buong mundo, sa maraming mga bansa. Amen po ba? Amen. At ipinapahayag itong kagandahang loob at kabutihang loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo na walang bayan. Amen po ba? Amen. Tinanggap po ito ng walang bayan. Ipinapahayag ko po ito ng walang bayan. Kaya ngayon, makapagsisisi na tayo at kapuutan na natin yung walang kabuluhang lakad ng paniniwala natin. At maging guru na rin tayo ng ating mga pamilya. Ipahayag na rin natin sa ating mga anak at apo kung paano tayo mariligtas sa paniniwala. Dahil ginawa ng ating tagapagligtas, yung katwiran na paniniwalaan natin upang tayo maligtas lahat, nasaksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Iniuukit yan sa puso't isip natin, sinusulat yan, at sinabi niya na hindi ko na alalahanin pa ang inyong mga kasalanan kundi tayo ipinatawad niya na. Amen po ba? At meron na tayong pag-asa sa paghihintay na sinabi niya sa pagparito niya, hindi tayo mapapahayang lahat. Maliwanag po ba? Roma chapter 8 verse 29, 1 John chapter 4 verse 17, manatili tayong tapat sa katwiran ng pagkabuhay na maguli. Yan yung katwiran ng hukom na mga hukom na paparito siya eh. Uhukuman niya ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya. At yung hukom na mga hukom ang nagpapatunay sa atin na siya ang nagsesendyo ng katwiran ng patotoo sa iyo at sa akin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng hukom na mga hukom. Naunawaan po ba natin? Punta tayo sa logic. Nakita niyo si Bongbong Marcos ngayon. Yung lumalaban ng presidente ng ating bansa. Pinatunayan yung kanilang mga allegations sa gobyerno. Pinatunayan ng Korte Suprema ang kataas-taasang hukuman ng Republika ng Pilipinas. Nagising ang mga Pilipino. Amen po ba? Nagising na. Yung mga Pilipino, nagulat na sila. Na meron pala mabuting adhikain yung ating dating President Ferdinand Edralin Marcos, ano po? Alin ang gumising doon sa mga Pilipinong katulad natin ngayon? Yung kasaysayan ng mga Marcos na ipinagsakdal sila sa kataas-taasang hukuman. Ngayon, ang kataas-taasang hukuman din ang nagpapatunay sa aligasyon ni dating late Ferdinand Edralin Marcos. Di ba doon nagising ang buong Pilipino? Amen po ba? Di ba paliksahan din ang labanan ngayon kung sino mamumuno sa ating bansa, sa bansa ng Pilipinas, sa maharlikang bansa? At dito rin natupad ang maluwalhating iglesia na sasambahin at papupurihan at dadakilain ang Diyos ng Israel sa pulo ng mga dagat. Ano po ang pangalan ng maluwalhating iglesia na luluwalhati sa pulo ng mga dagat dito sa perlas ng silanganan? Mga kapatid at mga kaibigan, nasa hula din po ng mga banal na propeta yan. Hindi na bago ito, bago lang sa pandinig nyo. Hindi pa tayo tao, hula na ng mga banal na propeta eh. 1,000 years ago na po ang nakalipas. Ngayon, i-search nyo sa mga gadget nyo, i-download nyo yung Bible nyo, ang gamit naming Bible, King James Version Bible. Ngayon, pakiride nyo yung Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Patutunayan ng Panginoon Diyos sa kanyang banal na tipan yung Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na tayo mga kalalakihan at tayo mga kababaihan na iniimbitahan ng Panginoon Jesucristo na maglalagap na ng paniniwala ng may gawa eh, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang maluwalhating iglesia na pumupulit, dumadakila sa Diyos ng Israel eh, sa pulo ng mga dagat, sa perlas ng silanganan. Sino po nagpapatunay ang hukom ng mga hukom sa paniniwala? Di po ba ang Panginoon Jesucristo ang nagpapatunay sa ating lahat? Silyado tayong lahat. Nagpapatotoo tayo. Ginawa tayo ng sasaksihan natin na yan yung selyo na itinatak sa puso't isip natin na siya rin ang nagbigay ng kapatawaran sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Hindi niya inaalala yung kasalanan natin ngayon.
iuukit ko sa inyong puso ang aking kautusan at isusulat ko sa inyong isip ang aking kautusan at hindi mawawalay sa inyong labi ang katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay ng mabuti. Silyado tayong lahat, mga kapatid at kaibigan. Bakit po tayo sineselyuhan ngayon? Dahil magpaparating siya ng kasamaan sa sanlibutan at yung may mga silyado ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli, hindi lalapitan ng anumang salot dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Sumasang-ayong kayo ron, mga kapatid at kaibigan. Hindi tayo aasa doon sa karunungan ng tao na tutuklasin pa para meron tayong panangga dito sa salot ng sanlibutan. Kundi ititiwala natin ito sa paniniwala natin sa ating napakadakilang tagapagligtas at siya yung manggagamot ng anumang mga karamdaman natin dito sa mundo na kinalalagyan natin. Amen po ba? Naramdaman nyo, walang bayan. Ang hinahanap niya sa atin, yung pusong marunong kumilala ng masama at magaling. Amen. Yung pusong marunong magpakumbaba sa ating manunubo sa tagapagligtas ng Jesucristo. Naramdaman nyo, hindi kailangan ng sanapi. Siya ang manggagamot na isinugo na nakakalimutan, nakakalimutan po nating lahat ngayon. Aminin natin, pagsisihan na natin at nadinin niya na yung kahayagan ng kanyang kabutihan at kagandahan loob sa social media on the air, transparent po, nationwide, worldwide po ito eh. Na ito yung tinanggap kong kapangyarihan at karunungan ng Panginoong Jesucristo na ibinabalita ko sa inyo na ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa na ipinapahayag ko ito na walang bayad, na tinanggap ko ito sa kanya, na ibinigay sa akin na walang bayad, na pinapahayag ko rin naman ito sa buong sanlibutan, sa maraming bansa na walang bayad. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Alam nyo, lagi kong inihiling sa Panginoong Jesucristo na patuloy na buhay niya sa akin ang lahat ng salita na sinabi sa mga banal na propeta at paglakip-lakipin ang lahat ng salita ng pangungusap sa puso't isip ko at ibuka yung labi ko sa natatanging araw na inihanda niya sa mga banal na tatawagin niya. Napapasok na tayo sa dakong kabanal-banalan ng kalooban ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Paniniwalaan natin yung bugtong na anak na isinubo dito sa sanlibutan na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang itinaggayak ng natatanging araw sa kanyang bayan na dati niya tayong hindi bayan dahil tayo ay sumambar niya sa Diyos-Diyosan sa sanlibutan. Ngayon ay inaari niya tayong banal na bayan na sarili niyang pag-aari na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon na ipinaganda niya na ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Baliwanag po ba dating sa atin? Klaro po ba? Alam niyo, nagagalak ako mga kapatid at kaibigan sa pananampalataya. Dahil pagparito ng Panginoong Jesucristo, hindi ko na pananagutan ito eh. Bakit naihayag ko yung hula ng mga banal na propeta sa buong sanlibutan? Na walang bayad, na tinanggap ko, na walang bayad, na ang hatid sa ating lahat ito, ang Diyos ay pag-ibig. Kalayaan natin ito ngayon. At tayo na rin nangahatol sa sarili natin pag hindi natin pinaniwalaan yung naririnig niyo sa social media. Bakit po? Pinatunayan niya po ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo ng buhayin maguli ang Panginoong Jesucristo sa mga makasalanang sanlibutan. Nakita niyo na walang dumis at kapintasan ng ating tagapagligtas dahil si Espiritu walang laman, walang mga buto. Naunawaan po natin na walang kasalanan. Perfect. Siya lang ang merong inihain na pagpapatawad sa iyo at sa akin. Amen po ba? Amen. Napagsisihan natin yung kasalanan natin sa mundo, naalipin tayo ng walang kabuluhang lahat ng paniniwala ng sanlibutan. Ito yung panahon ng kawakasan na humarap na tayo ng may takot at paninginig sa nadinilig natin ipinapahayag na hula ng mga banal na propeta, na silaksihan ng mga banal na apostol, na katuparan ang hula ng mga banal na propeta sa mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, na kanyang itinalaga na babalikan niya sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Nagtalaga siya ng mga manggagawa niya sa kanyang kaharian na itinayo na ministeryo niya na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon.
So nakagagalak, isali tayo sa competition sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Dahil ginawa tayo ng alituntuning tinanggap natin na ipapahayag natin sa buong mundo sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. At yung mga nagtayo at naparito sa pangalan ng tagapagligtas, eh, masusupok pa sila sa matinding init ng ahoy. Sapagkat ang salita ng Panginoon Diyos ay apoy, namamumugnaw. Amen. Amen po ba? Amen. Pawang ang lahat ng mga bagay ngayon ay unti-unti nang lilipas. Amen po ba? Amen. Kaya huwag natin pangamahalin yung mga bagay na temporary sa sanlibutan, ang karangalan, ang kapangyarihan. Huwag na nating mahalin yan. Nadidilig nyo na itinig ng ating tagapagligtas. Nahingi pa na ang trumpeta sa banal na bundok ng Sion. Joel chapter 2 verse 1, makinig ang lahat ng tumatahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoong Hesukristo ay malapit nang dumating. Mangyayari na ang sinamang tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ay maliligtas. Mangyayari na sa panahon ng kawakasan ngayon, mangyayari ngayon, na sino mang iniimbitahan ng Panginoong Hesukristo, eh, huwag nang magmalaki, kundi magpakumbaba na po tayo. Dahil ito ay pinapahayag na walang bayan. Magsaliksik na rin tayo sa ating mga bahay-bahay. Amen po ba? Ito yung ayuda na walang bayan, na galing sa langit yung ayuda, aral yung ayuda na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa tagumpay, sa panganib, maglalayo sa panganib. Sasamahan tayo magtagumpay sa sanlibutan ito. Ilalayo tayo sa mga salot na kinatatakutan natin na lumalaganap na pandemya dito sa sanlibutan. In the name of Jesus, in the resurrection. Amen po ba sa lahat ng mga nakakarinig? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Unlimited yung pag-ibig niya nationwide, worldwide. Amen po ba? Amen. Wala po akong kayamanan. Wala po akong pang-ayuda sa nangangailangan ng mga temporaryng mga bagay. Pero merong ibinigay sa akin paniniwala na mababao natin bawat isa sa langit sa muli niyang pagparito, na darat ng tayong tagapangasiwang lahat. At ang ibinigay sa akin pangangasiwa, ingatan ko'y mabuting balita na nagdusa siya on the cross, namatay para sa kasalanan ng marami, inilibing sa ikatlong araw, binuhay siyang mag-uli. Yan po yung ibinigay sa akin na karunungan, na katwira, na saksi ko sa pagkabuhay na mag-uli, na tinanggap ko na walang bayan, na ipinapahayag ko sa social media, na yan din yung tatanggapin nyo, na walang bayan na maghahatid sa atin sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng mga pamilya natin, mga mahal natin sa buhay. Yan din po ang maghahatid sa atin na sinabi ng ating tagapagligtas na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Sinabi niya na ang Panginoong Hesukristo ang daan ng ating paniniwala at buhay. Walang makararating sa kanyang Ama kundi sa pamamagitan ng Hesukristo na ating tagapagligtas. Kaya lahat ng nagtuturo na hindi itinuturo na ang ating tagapagligtas ng Espiritu na saksi sa pagkabuhay na mag-uli, hindi po makakarating sa kanyang Ama, dahil ang Panginoong Hesukristo ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin, kaya tayo sineseryohan, mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Kung paano iniligtas niya si Noe sa bahang bunaw, tinagawa siya ng daong, at ngayon naman siya rin ang luminis ng maruming lakad natin, at siya luminis ng maruming konsensya natin bilang saksi, bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya mag-uli. Nasa aklat po ni Apostol Pedro yun, napakibasa niyo nga po, at nang maunawa natin mabuting-mabutit, malinaw na malinaw, na gaya ng sikat ng araw sa katanghalian tapat, na maunawaan ng lahat ng mga katulad natin, na mga iglesia na pinaghihintay na, pinagbabantay na, dahil malapit nang dumating ang hukong ng mga hukong na nagpapatunay na tayo ang kaharian niya,
na itinayo, na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, na ipinaghandaan na tayo ng tahanan natin sa langit. Kaya siya pumunta sa langit at sa pagparito niya, darating niya tayong tagapangasiwa ng kanyang tipan, ano? Tayo yung ipinagkayak ng maluwalhating tahanan sa langit. Tayo yung iginawa ng damit ng kabanalan na nabubuhay tayo sa katuwiran ng pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Tayo yung mga nalalabid dito sa buong sanlibutan, sa maraming mga bansa na, nakakalat yung mga iglesia. Kaya ang pagpapahayag ng katotohanan, social media, transparent. Amen po ba? Amen. Dahil maraming naparito sa pangalan ng tagapagligtas na siyang tanda sa pagparito niya, maraming naparito na ginamit yung pangalan niya at iniligaw ang marami. Kaya dumarating ngayon sa buong sanlibutan ng sumpa ng kasamaan dahil maraming naparitong nagliligaw sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya may darat na siyang righteous kingdom. At talagang sinabi niya sa kompetisyon ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na mayroong patotoo, mayroong siyang ginawang mabuting patotoo na ipinapahayag at inihahatid dito at ibinabalita sa social media, transparent sa buong mundo na walang bayan. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, mga kapatid at kaibigan ko sa pananampalataya, meron tayong patotoo na paniniwalaan, may patotoo na ginawa ang Panginoon Diyos na binuhay yung ating tagapagligtas upang magkaroon tayo ng testimonyang paniniwalaan at makatiyak tayo sa buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba? Amen. Ang sino mang hindi naniniwala sa buktong na anak na saksi sa pagkabuhay na maguli, ginagawang sinungaling ang Panginoon Diyos. Pananagutan po natin ito. Huwag natin sabihin, malakas tayo ngayon, marunong tayo ngayon, mayaman tayo ngayon. Huwag natin pagmapurihan, pagmalakihan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Alalahanin natin, kisap mata lang ang buhay ng taong ngayon. Alalahanin natin na sa COVID-19 pa lang natatako tayo ngayon at tumatawag tayo ngayon sa pangalan ni Jesucristo. Mas higit natin katakutan, itong naririnig nyo sa social media na nahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan na may nangangaral ng patotoo na ginawa niyang mabuting patotoo na saksi sa pagkabuhay niyang maguli. Pinatutunayan natin na ginawa niya ito na talagang napakadali siya at napakadakila na nangyari po ito. Amen po ba? Amen. Kaya ito yung panahon ng kawakasan na nadidinig niyo yung patotoo sa social media na walang bayad. Maging vigilant na po tayo. I-download niyo yung Bible niyo sa inyong gadget. At i-write nyo ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, mismong ang Panginoong Diyos ang magpapatunay sa banal na kasulatan na ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, ang kaharian niya na lumuluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya, sa pagkabuhay na maguli. Tayo yung mga iglesia na pinisan niya ng kanyang bibig, ng kanyang karunungan, ng kanyang espiritu. Tayo yung mga iglesia dito sa pulunang mga dagat, sa perlas ng silanganan, ang dumuluwalhati sa Diyos ni Father Abraham, sa Diyos ni Isaac, at sa Diyos ni Jacob. Amen po ba? Amen. Na itinuring na kaibigan si Father Abraham, the Father of Faith, dahil inisip ni Father Abraham na kung mamatay si Isaac, ay muling bubuhayin si Isaac. Nagalak ang Panginoon Diyos kay Father Abraham. At yung pinaghainan kay Isaac ay tinawag niya na Jehovah Jireh. Amen po ba? Amen. Doon siya itinuring na kaibigan ng Panginoon Diyos, si Father Abraham, nung iniisip niya na bubuhayin maguli ng Panginoon Diyos si Isaac. That is faith. Nasa aklat ng Hebrews yan, ha? Chapter 11. Amen po ba? Amen. Kaya po, babasahin ko sa inyo itong chapter 17 ng Book of Acts. Kaya hindi tayo pinagtatayo ng konkretong building para doon tayo magkita-kita eh. Kasi walang komplikado ito sa mga makakarinig na mga iglesia dahil hindi naman tao makakaunawa sa sarili niya, kundi tatawagin at hihirangin at pipiliin ang Panginoong Jesucristo at
bubuksan ang pagkaunawa sa espiritual na paniniwala. Kaya ang sabi ng Panginoon Jesucristo, hindi tayo ang tumawag sa Kanya, kundi Siya ang tumawag sa atin. Hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi Siya ang pumili sa atin. Amen po ba? Hindi tayo ang humirang sa Kanya, kundi Siya ang humirang sa atin. Upang tayo magsipagbunga ng paniniwala, ng pag-ibig, ng kagalakan, magbunga tayo ng buhay na pag-asa sa pag-iintay natin na sinabi niya na siya'y paparito at babalikan niya yung mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako na tinawag at pinili niya na inaalala at ginugunita natin yung kanyang pagdurusa on the cross, yung kamatayan niya on the cross at yung pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Maliwanag po bang nakakarating sa inyo ang mabuting balita na ang hatid ay kagalakan at kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa? Amen. Na ang kaligtasan ay mayroong paniniwalaang saksi tayo na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas sa mga kasalanang sanlibutan, kaya wala siyang kapintasan, wala siyang kasalanan. Amen po ba? Amen. Yan po yung pag-ibig niyang napakadakil at napakadalisay na ipinapahayag sa social media na aalalahanin natin, gugunitain natin, siya din ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na ginawa niya na pinapaalala na sa atin para nung kung siya paparito na may pinangahawakan tayo na narinig tayo sa social media, may pag-asa tayo na pinaniniwalaan natin yung sinabi niya na ipinahayag po sa social media, na may katiyakan tayo na sinabi niya kung mahayag na siya sa Alapaap, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Huwag tayong magalak kung may tinatapakan man natin ang mga alakdan dito sa sanglibutan. Huwag tayong magalak. Tinatapakan man natin ang mga ahas na mababangis ang amandag dito. Hindi po nitirang maahas yung tapak-tapak natin. Masasamang espiritu po yan. Magalak tayo dahil ang pangalan natin ay nakatala na sa langit. Kaya tayo tinawag na mga refugees lang dito eh, nakikipamayan lang tayo at may tuto pa rin tayong napakadakila at napakadalisay na katotohanan na ginawa ng ating tagapagligtas at ipapahayag natin itong katotohanan sa buong sanlibutan at namarinig ito ng kapwa natin malalakbay lang dito sa sanlibutan eh. Amen po ba? Amen. Nalaman nyo na ngayon kung bakit tayo malalakbay lang dito. Kasi ang president natin sa heaven eh. Wala tayong pag-aari dito sa sanlibutan. Pansamantala na lahat yung andito sa sanlibutan. Amen po ba? Kaya tinawag tayo mga strangers. Kaya tinawag tayo mga armies of God. Alam nyo na ang kalakasan ko ngayon eh, binibigyan na lang ako ng lakas ng Panginoon sa pangalan ni Cristo Jesus. Binibigyan na lang ako ng karunungan at para maging matibay at matatagak at maikus ko ito sa buong sanlibutan na walang bayan. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang agila. Ang Panginoong Jesucristo ang leon na maamo na tumatawag sa atin ngayon. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang leon sa angkan ni Haring David. Amen po ba? Ang Panginoong Jesucristo ang tala sa umaga na tumatahan sa puso't isip natin ngayon. Sabi rito sa Aklat ng Gawa, yamang tayo may lahi ng Diyos, ay hindi natin marapat isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na iniukit sa kabihas na ng katalinuhan ng tao. Hindi ganun ang pagkakaisip at paniniwala natin. Kundi ang paniniwala natin bilang lahi ng Panginoong Diyos na anak ng Diyos. Ang paniniwala natin ay ang isang Diyos na tunay natin, Espiritu, kaya tayo saksi sa pagkabuhay niya magbuli. Nahayag yan. Amen po ba? Yan yung hiwaga na nahayag ngayon sa mga banal. Hindi na hiwaga ngayon yan. Nahayag na sa social media na ang isang Diyos na tunay na humirang at pumili, tumawag sa atin ng Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Ang iniisip natin eh, ang pinaglilingkuran natin na tumawag at pumili sa atin ng Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Maliwanag po ba na nakakarating sa atin yung Spirit of Knowledge and Wisdom, yung Spirit of Understanding? Kaya po ito ipinapahayag sa social media na walang bayad na tinanggap ko
upang walang labang magmapuri sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Siya po ang istok na pako sa krus, ang isinugo na gumawa ng lahat ng mga alituntuning paniniwalaan natin pagdating sa paniniwalang espiritual. Sa kanya lang natin idudulog o ititiwala yung paniniwala natin upang tayo ay makatiyak ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, na tayo naman yung kaharian niya na itinayo, na tinawag niya, na ipinaghanda niya ng tahanan sa langit, na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Kaya nga po, wala komplikado yung pag-ibig niya. Ipapahayag ito sa social media, transparent na maririnig natin lahat eh. Naunawaan po natin sa lahat ng matatalino sa gadget. Pag sinabing, so God so loved the world that he gave only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Ibig sabihin, transparent ito sa social media. Unlimited. Walang komplikado ito. Amen po ba? Amen. Walang lockdown dito. Dahil madidinig ito sa internet. Madidinig na itinig niya na hinipa na ang trumpeta. Umpisa na ng digmaan ng paniniwalang espiritual na nanggagaling ang pag-ihip ng trumpeta sa iglesia ng banal na bundok na Zion. Hindi pa na ang tinig ng Panginoong Jesucristo, ipinapangaral na ang mabuting balita ng kaligtasan na ngayon mangyayari lahat ng nakakarinig sa banal na bundok ng Zion, tayo pupunta at makikinig upang makatiyak na tayo ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng buong sambahayan natin. Amen po ba? Amen. At makakaiwas na tayo at matatalikuran at matatakasan na natin yung mga naparito sa pangalan niya na mga mandaraya na nangangaral sa sanglibutan. Kaya dumarating ang kasamaan sa sanglibutan. Marami ng swail na naglitawan sa panahon ng kawakasan. Marami ng karumal-dumal. Marami ng kasuklam-suklam. Marami ng sinungaling. Naunawaan po ba natin? Ma-edit na natin ngayon eh. Dahil ang kaligtasan ng bawat naniniwala sa hula ng mga banal na propeta, pinagtibay sa atin ito ng mga banal na apostol at nakita ito ni Apostol Juan na mangyayari sa panahon ng kawakasan. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya tayo ay nalito eh sa dami ng reliyon na lumitaw sa buong sangkatauhan. Aminin ka po natin na maging tayo na epektuhan ng maraming reliyon eh. Na lumitaw dito, kaya nga ang Panginoong Jesucristo ang the greatest organizer of our faith, the greatest foundation of our faith, ang ating tagapagligtas. Siya yung the greatest savior natin, siya yung the greatest redeemer natin, siya yung the greatest author natin. Amen po ba? Siya yung the greatest minister natin. All in all, siya yung kinauuwian ng the greatest faith na pinaniniwalaan natin. Siya yung the greatest healer ng ating mga karamdamang espiritual dito sa sanglibutan. Maliwanag po bang nakakarating sa inyo ang tinig ng mabuting balita na pinapahayag sa social media na walang bayan, na tinanggap to na pinapahayag na walang bayan? Amen po mo tayo ron. Amen. Na ang pagkilala natin na lahi tayo ng Panginoong Jesucristo sa pagbabagong lahi eh, mga new birth of Christ, ano po? Mga bagong silang sa pagkabuhay na maguli sa paniniwalang espiritual. Mga kinonvert tayo sa katuliran ng pagkabuhay na maguli ng ating manunubo sa tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari, na ang lahat ng tuhod at lagi luluhod sa pangalan ng Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Naunawaan natin pagka ginamit natin yung Pilipos na si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon at lahat ng mga lagi magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon, saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba tayo ron? Amen. Ngayon, naligaw tayo matagal na kaya tayo itinutuwid sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Aminin natin naligaw tayo. Kaya po pinapahayag ito na walang bayad, malaya tayong papasok sa dakong kabanal-banalan sa paniniwala dahil tayo ipinagtangin na ng isang araw upang makapamahinga na tayo. Mamamahinga na tayo sa paniniwala.
kapupuutan na natin yung walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan, maliwanag po ba? Amen. Kaya, to God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Sa kanyang lahat ang kadakilaan, ang kapurihan na habang tayo'y nag-iintay eh, ginugulita, inaalala natin yung hula ng mga malalang propeta at yung kanyang pinagtiisan sa cross na talagang merong umaalala ng kanyang pagdurusa on the cross. Unawain natin mabuti, di po ba't na nagagalak ang Panginoong Jesucristo dun sa hirap niya, dun sa ginawang pagdurusa niya sa cross? May umaalalang ikaw at ako yun. Magagalak siya, may umaalala ng kanyang pagdurusa on the cross. At may naniniwala na binuhay siya maguli sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Tayo yung mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Tayo yung iniimbitahan ngayon na walang diskriminasyon. Amen po ba? Amen. Kaya nga, on the air ito sa social media, transparent. Walang magiging dahilan yung pandemya ngayon. Amen po ba? Dahil lahat ng mga tao ngayon nasa mga bahay-bahay namamahinga. Dahil bawal pang lumabas yung mga tao ngayon upang huwag magkahawahan ng salot na lumitaw dito sa sanlibutan. So, di walang diskriminasyon yung pagpapahayag ng kanyang layunin, yung paghahasik ng binhi ng patotoo. Upang yan eh, mahasik sa puso't isip natin at tumubo at lumango yung karunungan at sumagana yung karunungan at unawa sa puso't isip natin at nang matiyak natin na sa pag-iintay natin eh, merong babalikan mga itinatnang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Merong mga gumugunita at umaalala ng hula ng mga banal na propeta. Merong nagpapatunay, may nagpapatotoo. Amen po ba? Amen. O edi binigyan tayo ng katiyakan ng ating tagapagligtas na klarong-klaro sa atin lahat ito ngayon. Na bilang mga partisipante, talagang mararamdaman natin yung walang hanggang pag-ibig niya sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Eh lahat naman ng mga mananampalataya o iglesia, iisa lang ang pangalan sa sinong na mga langit na doon iniuutos na puntahan natin ngayon. Amen po ba? Mangyayari na lahat ng sino mang mga tao, nangyayari na sa banal na bundok ng sayon tayo pinapupunta upang tayo magsipag-aral at maniwala sa pangalan ng Yesu Kristo, na saksi tayong tapat na paniniwalaan natin na siya yung nagdusa on the cross na tumubo sa atin sa walang kamuluhang aral na sanlibutan. Saksi tayo na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Tatanggap tayo ng gantimpala sa pagparito niya. Sa banal na bundok ng sayon po tayo inuutosang pinapupunta na mag-aral at ipamuhay natin yung patutuon na napapakinggan natin sa social media. Alam niyo si Jose nung tawagin? Nabusahin natin. Ito, tatapusin ko yung aklat ng gawa. Pagdating sa gawa, chapter 17, verse 31, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Dadakwan ngayon ay pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Di ba lagi po natin mabuti itong nadidinig natin na binasa ko sa aklat ng gawa, chapter 17, verse 30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Sino ho ang nagpapalipas ng panahon ng kahangalan? Ang Panginoong Diyos po ang nagpapalipas. Kaya nadidinig na natin itong binabalita bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Kung dumating man yung pagparito niya, napalilipasin ang lahat ng panahon ng kahangalan, siya yung naghanda sa atin, na nag-imbita sa atin, na nagbukas ng alaala sa atin sa paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya nga, kung meron man tayong takot at alalabi pang pagpapumbaba, sa kanya lang natin itiwala yung pagpapumbaba at takot natin. Dahil siya lang ang magliligtas sa atin sa muli niyang pagparito, sa nakasisinda at nakatatakot na darating na mangyayari sa pagparito niya sa sanlibutan. Amen. Amen po ba? Amen. Masisindak pang lahat ang may buhay
sa ilalim ng silong ng mga langit sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya hanggat may lakas pa tayong nalalabi, samahan niyo kami na unawain natin mabuti, napapakinggan niyo na napapanood niyo sa social media upang tayo magkaroon naman ng pag-asa sa mga darating na sinasabi sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. At hindi nalingid sa atin na nakikita na natin yung mga tanda sa muli niyang pagparito. Marami na tayong nakikita ang mga tanda sa muli niyang pagparito na sinabi niya na sa pagparito niya ang buwan ay magiging anin mudugo at ang araw ay magdidilim. Nangyari na po yan. Diba? Kinukunan pa nga natin ng litrato yan sa mga gadget natin. Ang dagat eh, talagang nangangalit sa matitinding malalaking alon, ano? Nangangalit yung alon ng mga dagat at pumupunta sa kalupaan. At ang mga bundok naman ngayon eh, talagang nangangalit sa pagputok ng mga bulkan. At ang lindol naman ngayon eh, talagang malalakas na lindol ang dumarating, ano po? At talagang lumalaganap naman ang mga sakit at karamdaman ngayon. At dumalaganap naman ang kalituhan sa kahirapan natin ngayon. Maliwanag po ba? Amen. So wala na tayong maisipan na sa sarili natin kung saan tayo pupunta pagka talagang malapit na siyang pumarito. Meron pong sinabi ang Panginoong Diyos, Ama ng Panginoong Jesucristo, na isinugo niya sa sanlibutan. 1,000 taon na po itong nakalilipas at ngayon ay pinananariwa niya ito sa social media. Ipinapahayag ito sa social media na walang bayad. Dito na lang natin ititiwala yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta upang tayo magkaroon ng katiyakan at pag-asa na sa pag-iintay sa muli niyang pagparito na hindi tayo datnanang nakasisindak at nakahinginig na takot na mangyayari sa darating sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko nga kanina, COVID-19 pa lang yun, dumadating na kasamaan sa mundo, ano? Talaga tawag na tayo ng tawag. Bago tayo tumawag, sampalataya na natin yung hula ng mga banal na propeta upang may relasyon tayo matibay at matatag. Amen po ba? Amen. At hindi yung pang sarili lang ng mga panalangin natin na nagpapasalamat tayo, malusog yung pamilya natin, maganda yung buhay natin. Pang sariling panalangin po yun. Panalangin natin yung lahat ng mga kapwa natin, mga kapatid sa pananampalataya na makapasok na sa dakong kapahingahan na nagtari na ng isang araw ng pamamahinga natin. Paniwalaan na natin yung buktong na anak na saksi tayo sa pagkabuhay niya manguli. Amen po ba? Naramdaman ba natin yung paghahanda ng ating tagapagligtas na ipamumuhay natin yung katuwiran ng ating tagapagligtas? Naramdaman ba natin yung presensya ng karunungan at kapangyarihan niya na nadidinig natin sa social media? Sa kanya lang natin ititiwala yung puso at pag-iisip at paniniwala po natin na saksi tayo sa pagkabuhay niya manguli dahil may nangyari na ginawa niya na paniniwalaan tayo dahil ang buong kasaysayan ng banal na kasulatan, ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. Tutularan natin yung pananampalataya ng mga banal na apostol ng Kordero upang tayo makatiyak na sa buhay na walang hanggan, sa muli niyang pagparito na tayo nabubuhay sa kalooban ng Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na manguli. Maliwanag na meron tayong pinaniwalaan na hula ng mga banal na propeta na nangyari yung pinaniniwalaan natin na nasulat sa banal na kasulatan na pinangaral sa social media na walang bayan. Amen po ba? Amen. Ang regalo namang dulot nito, kaligtasan ng buong sambahayan natin. At hindi mawawala yung katwiran ng patotoo sa labi natin at sa labi ng mga anak at ng apo natin at sa labi ng ating buong sambahayan. Amen po ba? Amen. Naramdaman niya yung pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na ating tagapagligtas. Siya po ang nagpapatotoo o nagpapatunay ang napakadakilang hukom ng mga hukom sa paniniwalang espiritual. Amen po ba tayo ron? Amen.
sabi sa aklat ng gawa, palilipasin niya ang kahangalan ng mga tao sa sanlibutan. Dadakwat ngayon, ipinag-uutos niya sa mga tao na magsipagsisisi ng lahat sa lahat ng dako. Pagsisihan na natin yung walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Kaya dumarating itong salot sa buong sanlibutan, naninibugo na ang Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ipinagpapalit natin siya sa mga karangalan, sa mga bagay na malapit na nakikita natin. Natutuwa lang tayo pagka tayo'y maganda na kalagayan ng buhay natin. Natutuwa tayo pagka mga tayo'y nakarating na sa pangarap at ambisyon natin. Ito, sinasabi niya, bawang lilipas ang lahat ng kahangalan ng iniisip ng tao sa mundo. Amen po ba? Amen. Kaya pinapangarap to para makapagsisi tayo sa lahat ng mga tao. Para no, wala tayong maging dahilan na hindi natin nasinig itong pinapangarap sa social media na saksing tapat sa pagkabuhay na maguling yung itinayo niyang nangangaral na walang natapos na pinag-aralan at walang karunungan eh. Pero nothing impossible with God, in the name of Jesus in the resurrection, itinayo ako sa harapan niya at ipinahayag ko ang hula ng mga banal na propeta at pinatotohanan ng mga banal na apostol, yung aking pinaniwalaan na tinanggap na walang bayad, e pinapangaral ko naman po ito na walang bayad para pakinabangan natin sa katiyakan ng ating mga kaluluwa. Pakinabangan natin sa pag-iintay natin na nabuhay tayo, na saksi tayo, na inaaralan natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Dumating man siya eh, hindi niyo ako masusumbatan. Bakit po? Dahil ang utos sa akin, tinanggap, binigay niya sa akin to, ipahayag ko ito na walang bayad sa lahat ng makakarinig. Amen po ba? Amen. Kaya mismong kayo, hindi niyo ako masusumbatan. Dahil ang utos niya sa akin, ipahayag ko ito na walang bayan. Tinanggap ko ito na ibinigay sa akin na walang bayan. Naibigin ko ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa at buong gawa ang Panginoon Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo. Paniwalaan ko yung buktong na anak na siyang hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Sakto po tayo? Amen po tayo ron? May hula tayo ng mga banal na propeta na sinumbaybayan at sinaksihan ng mga banal na apostol yung ating pinaniwalaan na tinanggap na pinahayag sa social media, transparent na walang bayan. At naniniwala ako bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli na sa kalooban ng Panginoong Jesucristo mapupuspos ng kaluwalhatian ang iglesia ng banal na bundok ng Zion, dahil dito lang sa banal na bundok ng Zion mangyayari na magkakaroon ng kapayapaan at kapanatagan at katiyakan ang sinumang maniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Dahil siya rin ang magpaparating ng lahat ng mga bagay ay lilipas at lahat ng karunungan ng sanlibutan ay lilipas. Amen po ba? Amen. Isa lang po ang forever and ever na hindi lilipas. Yung mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, yung tinawag niyang kaharian na inihalal niya, na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Zion, na tinaganda niya ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Ano po sabi dito sa Acts chapter 17 verse 31, sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin maguli sa makasalanang sanlibutan. Tingnan niyo sino nagsabi at nagpatunay. Ang Panginoon Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo ang nagpatunay sa buktong na anak ng buhayin niya maguli sa ikatlong araw. Pinatunayan sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya naman, mapalad yung sino mang nakakarinig na iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo upang linisin tayo sa maruming dakat natin ang paniniwala ng sanlibutan at panahon na para makapagsisi tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya ito, hatulang sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw. Ito yung isang araw na malaya na tayong papasok sa kapahingahan. Paniwalaan na natin yung
hula ng mga banal na propeta, na yung ang hula ng katuparan ng mga banal na propeta, yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Nakatawaan po ba natin yung napapanood nyo? Amen. Dinadahan-dahan po po ang pagpapahayag upang magrema sa puso't isip natin ito at na maunawaan natin na maliwanag na maliwanag na gaya ng sikat ng araw sa katanghalian tapat. At nang matiyak natin yung tunay at katiyakan ng kaligtasan ng pag-asa natin na sa pagparito niya, hindi na tayo matatakot pa, kundi magagalak na tayo at mananabik sa pag-iintay sa muli niyang pagparito dahil tayo yung nagtiis at nagsakripisyo na ipamuhay natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na tayo yung nag-iintay ng gantimpala na sa pagparito niya, daladala niya. Amen po ba? Amen. Na kung mahayag siyang espiritu, ay mahayag din tayo patulad niyang espiritu. Maliwanag po ba yung mga nag-iintay na naniniwala, Amen, na saksi sa pagkabuhay na maguli, na may mangyayari pa sa buhay natin na sa pagparito niya, iaalis niya tayo sa nakasisindak at nakanginginig na takot sa muli niyang pagparito. Dahil isang mata lang po yung mangyayari na magiging katulad niya tayo. Lahat ng nagtiis, lahat ng nagbata ng hirap, lahat ng nakibakat, napuot sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan, sa lahat ng nagsisi, napahinga na tayo sa walang kabuluhang lakad ng sanlibutan, tayo ang nag-iintay na kung mahayag siya, mahayag din tayong matulad niya. Naniniwala po kayo sa sinabi ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito. Amen. Kaya nga po, hindi na po ngayon natatakot na kung paparito siya, eh, nung tawagin ako, nagawa ko yung pinagagawa niya sa akin na ipahayag ko sa buong mundo, yung ibinigay niya sa akin na walang bayan, na ipagkaloob ko rin na walang bayan. Naramdaman niyo ba yung malinis ang budhi, malinis ang konsensya nung nangangaral sa social media na wala akong narating na pangarap sa buhay. Ngunit mayroong napakadakila at dalisay na tinanggap akong regalo na responsibilidad na ipinapahayag ko sa social media. Ito yung kayamanang tinanggap ko na mababaong ko papunta ng langit. Amen po ba? Amen. Wala akong pangarap na narating. Walang nabuong ambisyon sa buhay. Pero ito yung ibinigay sa akin ng Panginoong Jesucristo na tinanggap ko. Na madadala nating lahat kung saan siya naroon. Madadala nating lahat yung tinanggap natin na napakinggan nyo, na paniniwalaan natin, na saksi tayong lahat sa pagkabuhay niyang mag-uli. Dahil sinabi niya na kung mahayag siya, mahayag din tayong kalarawan niya. Naunawaan na natin, ito na yung isang araw na itinakda, napapasok na tayo at mamamahinga. Kaya tayo mamamahinga, nagsisisi na tayo sa walang kabuluhang araw ng sanlibutan. Maliwanag po ba yung mga namamahinga na nasaksi sa pagkabuhay na maguli, na pinagsisisihang walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan? Amen po ba? Naramdaman niyo yung presensya ng Panginoong Jesucristo na yung nag-iintay ng katuparan ng buhay na walang hanggan, yung nag-iintay ng karanganang magkakaroon sa atin, yung pinagsisisihang walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Namamahinga na, itinangin na yung isang araw dahil huhukuma na sa katwiran ng pagkabuhay na maguli na pinatunayan sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan. Kaya susundan tayo ng ating gawain. Kaya nga, ito yung pananampalataya na may gawa, buhay, nanganganak. Alin ang nagiging anak na, nagiging anak ng pananampalataya natin? Yung mga makakarinig na tinatawag ng Panginoong Jesucristo, yung maglalagak na ng paniniwala. Mga kapatid natin sa paniniwala, sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Buhay ang pananampalataya. Amen. Dumalo po sa social media yung mga viewers, yung mga netizen, yung mga nakakarinig. Nagbubunga yung pananampalataya, yung karunungan na ibinigay sa atin, na ibinibigay din natin sa kapwa natin na tinawag at pinigli sa sanlibutan upang ihanda sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ito po yung sinasabi sa Hebrews chapter 11 verse 6. At kung walang paniniwala ay hindi at kung walang pananampalataya ay hindi mamaaring maging nakalugod-lugod sa kanya. Ibig sabihin, yung kung may paniniwala, ang nakadulugod lang na lumalapit sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Dahil tayo yung hinirang na
na pinagpaunawaan, na pinaniniwalaan natin, nasaksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Kaya siya nalulugod sa atin ngayon. Maliwanag po ba? At kung walang paniniwala ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanya ay nagsisihanap. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo si Father Abraham, the Father of Faith. Nalugod ang Panginoon Diyos at itinuring siyang kaibigan. Bakit po? Kasi sumunod siya sa Panginoon Diyos. Inisip niya na kung si Isaac ay mamatay, ay muling bubuhayin ng Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Amen. Sa pananampalataya, lumapit si Father Abraham, sumunod sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Yung babaeng patutot na si Rehab, naligtas yung kanyang buong sambahayan, yung kanyang ina, yung kanyang tatay. Sa paniniwala, naligtas yung babaeng patutot na si Rehab, na si Rahab. Binigyan siya ng tanda ng mga tik-tik ni Josue na inilagay niya sa kanyang pintuan yung palatandaan na kung papasukin na ang Jericho eh, hindi papasukin ng mga mandirigma ni Josue yung bahay ng babaeng si Rahab na tinanggap ni Rahab. Yung dalawang tik-tik na pinapunta ni Josue doon sa Jericho. Maliwanag, mga kapatid at kaibigan, sa paniniwala ay naligtas si Rehab na babaeng makasalanan at naligtas yung kanyang buong sambahayan. Maliwanag po ba? Amen. Sa paniniwala ay iniwanan niya ang Ehipto at hindi natakot sa puot ng hari. Tignan niyo si Propeta Moises. Sa paniniwala, nung tawagin ng Panginoon Diyos, iniwanan niya yung Ehipto. Hindi siya natakot sa hari ng Ehipto. Sa paniniwala, iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari ng Ehipto. Sapagkat nagtityag ang tulad sa nakakita niya o hindi nakikita. Tignan nyo, nagtyaga si Propeta Moises sa mga bagay na hindi pa nangyayari, na mangyayari. Save si Propeta Moises. Ginamit ng Panginoon Diyos na palayain ang 12 angkan ng Israel sa pagkakaalipin ng Ehipto. At nilipol ang lahat ng anak na panganay ng Ehipto at lahat ng anak na panganay ng mga hayop ng Ehipto. Dahil yung may mga tatak lang ng dugo ng kordero ang hindi sinalot. Amen po ba? Kaya ngayon, maliwanag na maliwanag sa paniniwala, tinatatakan na tayo ng binhinang katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Maliwanag po ba na ang tatak ng bawat naniniwala na nakalulugod sa Panginoon Diyos, natatanggap ng ganti sa Panginoon Diyos eh, may tatak ng binhinang patotoo, saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba tayo ron? Amen. O di, malinaw na po sa atin sa nakalagay sa aklat ng Hebreos na talagang sa pananampalataya tayo iniimbitahan upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Amen po ba tayo ron? Amen. At kung walang paniniwala ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Alin lang po ang nakalulugod sa Panginoon Diyos? Yun lang po iniimbitahan na maniniwala na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Dapat maniwalang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya ay nagsisihanap. Tingnan niyo po, ay nagsisihanap ngayon. Makikita na natin, pinahayag na sa social media. O, ang Panginoong Diyos naman ang gaganti sa atin, lahat ng naniwala sa buktong na anak, nasaksi sa pagkabuhay na maguli. Siya magbibigay ganti sa atin lahat. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Napakarami po ang patotoo at testimonya na mababasa tayo sa aklat ng Hebreo. Kaya ano sabi sa atin at bilin? May tinanggap tayong karunungan na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na huwag na tayong patuturo at paliligaw pa sa mga maraming na paritong mga nagliligaw sa paniniwala. Amen po ba? Amen. At tayo yung sariling bayan niyang pag-aari na pinili, na ginawa niya tayong mga saserdote, na pinapahayag natin yung karangalan nung tumawag sa atin sa malilim na sanlibutan. Kaya mga saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, tayo yun na nagniningning, nagaya ng mga bituin,
sa kadiliman, pinapahayag na natin yung patotoo sa buong mundo na tatanggapin na tatanggapin ito ng mga kapatid natin sa pananampalataya na naghihintay sa pagparito ng ating tagapagligtas upang tayo huwag nang mapahamak at inilalayo na tayo sa takot na nakanginginig na darating at nakasisinda sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Amen po ba tayo ron? Amen. So ano sabi dun sa Revelation, dito na ako magtatapos. Ito na yung vision natin. Chapter 22. Ang sabi nito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. So ang kabuuan ng laman ng Genesis up to Revelation, ang katuparan ng hula ng aklat na ito, ay ang ating pong tagapagligtas na si Jesucristo, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta, na siya yung ating paglingkuran at paniwalaan na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Dahil sinabi ni Apostola na gusto rin sa kanyang lumuhod ng isang espiritu, kaya sabi niya, kapwa mo rin na ikaw akong maglilingkod sa ating Panginoon, na sumamba ka sa Diyos, na ang tagapagligtas, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Ano sabi sa ating lahat nung nag-imbita sa atin? At narito, ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tutupan ng salita ng aklat ng hula na ito. So, maliwanag po ba na ang Panginoong Jesucristo na ipinahayag ko sa social media na nagbigay sa akin ng karunungan at pananampalataya, pag-asa, na tinanggap ko na walang bayad, na ipinahayag ko sa social media na walang bayad, na ang magiging bunga natin dito ay katiyakan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng kaluluwa ng ating buong pamilya. Maliwanag po ba sa atin na may katiyakan at may pag-asa tayo sa paghihintay at pagbabantay? Dito lang sa banal na bundok tayo ng Sion pinapupunta na tatawag sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas at paniniwalaan natin ang ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay niya. Saksi po tayo sa pagkabuhay niya maguli in the third day. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli, mga kapatid at kaibigan, na kasama po magsasakripisyo at maghihintay at magbabantay sa muli niyang pagparito. Sumaating po ang kapayapaan na galing sa langit na nadinig niyo, nanahayag ang katwiran ng patotoo ng ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Amen and amen, people of Zion. Kami po'y nagagalak na pasalamatan kayong lahat ng mga nakarinig at nakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo na ito yung account na nakalagay sa YouTube na forever and ever na account na binigay sa akin yung tangalan ng account na ibinigay natin sa YouTube na registered sa gobyerno ng Republic of the Philippines, registered dito sa langit, na tayong lahat ang ipinaganda ng tahanan sa langit, mga kapatid at kaibigan. So, magtsaga tayo at magsakripisyo, maghintay hanggang sa pagparito niya upang ma-receive natin yung gantimpala na daladala niya sa muli niyang pagparito na kung siya'y mahayag, mahayag din tayong katulad niya. So, maraming pong salamat sa lahat ng mga itinatang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Napakadakila, mga kapatid at mga kaibigan, ang patuloy na hatid sa atin ng Panginoon, ang kapayapaan, ang pag-asa, pag-ibig, pananampalataya, at buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, nakagagalak isipin na kung paano ang dakilang hari ang ating Panginoong Jesucristo ay pumaroon sa kanyang dakong luklukan sa kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng bayan na naghahayag ng katotohanan, tayong lahat ay dumunding lahat sa kinaroroonan ng ating dakilang Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy natin ipahayag sa buong mundo ang ating dakilang pagpupuri at pagpapasalamat sa katwirang nahayag sa atin. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay.
Salamat Panginoon sapagkat patuloy na ang mabuting balita ay nahayag sa buong sanlibutan upang ang aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalap dito ay tawagin mo na upang sama-sama na kaming magsipamuhay ng naayon sa iyong banal na kalooban. Amen. Salamat Panginoon sa mga kulang, mga banal na propeta na pinatotohanan ng aming mga kapatid na mga apostoles. Tunay na Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na nasusulat tungkol sa aming Panginoon sa Kristo, nahayag na sa aming lahat ang ikaliligtas ng aming mga kaluluwa. Amen. Salamat Panginoon sa mabuting balita na ngayon ay patuloy namin tinatanggap upang kami ay datnat na ng dakilang pag-asa, pag-ibig at kapayapaang nagbubuhat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlulubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi namin. Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Tunay ka, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus.